or to sit you on them together, and then we're gonna ride an airplane to go there, and then we're gonna ride a bus to go back. Hi, waiting for the bus. Time check. 1:12 a.m. First trip siya ng morning, 2 a.m. or 2:30. Tapos maaga kami nandito, syempre, for the hintay. Pamasahe ay 410 pesos. Honestly, wala talagang sistema dito sa P2P, lalo na itong first trip nila ng morning. Kasi kahit nauna kaming dumating sa hintayan, nung dumating yung bus, nag-unahan lahat papunta sa bus. Medyo nahirapan din kaming makipag-unahan kasi may mga kasama kaming senior at bata. At marami din kaming dalang gamit. So kung makikita nyo dito, nasa likod na kami talaga ng bus. Siguro isa na lang yung seat dyan na hindi taken. Kaya buti nakasakay pa kami. Domestic flight, let's go! Nakapag-online check-in na kami kasi meron kaming mga iti-check-in na baggage. Napakabilis lang ng process. Siguro mga 10 minutes, 15 minutes, tapos na kami. Waiting game, 6 o'clock. At dahil kilalang-kilalang Pinoy sa pagiging early bird sa airport, eto, buti na lang may playground sila at hindi na inip si Oli dahil 8:45 a.m. pa yung flight. To loosen, tilt buckle and pull. Here it Okay, ito na yung sundo from Coco Grove. Punta muna sa hotel. Yung sister hotel ng Coco Grove dito sa Dumaguete. Papahinga, kakain. Ganoin. Ang accommodation namin sa Sikihor is Coco Grove Beach Resort. Sila na rin yung pinag-organize namin na airport pickup, pati na rin yung ferry ride namin. So, ito yung kanilang sister hotel sa Dumaguete. Iniwan lang namin yung gamit namin dyan para makakain kami dito sa Sans Rival Bistro. Ito yung lagi kong nakakita sa mga vlogs pag nasa Dumaguete. At syempre, hindi tayo papahuli. Ito, try natin siya. Kanina pa kami hanap ng hanap. Sabi ko, Sylvania's. Yun pala, Sans Rival. Halok. Bobo. Pero pang isa doon. Tingnan nga natin. At saka pala yung French onion soup. One grilled malasugi, two grilled barbecue scary. This is our signature salad. Wow, salad party pala. It's supposed to be stretchy. So 2 hours pa yung hihintayin bago kami sumakay ng ferry, kaya meron pa kaming time para kumain dito sa Dumaguete. So from Coco Grande, nasa 5 minutes lang yata yung papunta sa port. Itong Montenegro Ferry yung pinili namin kasi ito yung pinakaswak sa oras namin. Meron din silang fast craft na available, parang 45 minutes lang yung biyahe, kaso limited lang yung biyahe nila. From Sikihor Port, pinick up kami ng mga staff ng Coco Beach Resort, and very efficient and hassle-free dahil sila na lahat ng nag-asikaso. Of course, may extra charge yun, pero at least smooth na yung mga transfers namin. Yun nga lang, pagod lang talaga sa biyahe dahil halos wala pang tulog. So pretty! Wow! Here is
is the lobby of the hotel's entrance kasi meron din silang accommodation na parang hotel type, parang 4 floors yata siya, pero yung pinili namin yung malapit sa beach. So eto, pwede ka ding mag-dine in dito kasi mas malapit para sa mga nag-book sa hotel type nila. Ito yung pool na nasa tapat niya. Tapos ito yung itsura ng accommodation. Ayan, yung 4 floors siya. The beach resort is huge. Talagang mag-challenge yung paglalakad. Siguro mga nasa 3 minutes walk pa from the entrance papunta dito sa aming accommodation na nakuha. I will also make a separate vlog or video dito sa tour sa buong resort para makita nyo lahat ng amenities. So nag-request kami ng beachfront. So ito yung binigay sa amin. Hindi naman siya yung super beachfront, pero beachfront pa rin. Thank you. Hi, we are here in Coco Grove Beach Resort in Sikihor. Ningal ako. And this is our second day kasi dumating kami kahapon ng 4 PM na. So, kailangan nagpahinga na lang kami. Pupunta kami sa front desk and we'll ask about the scooter rental and the day tour in Sikihor.